Star 150. Problema nito, motor na to, mga Carbix, ay ano siya, hindi siya umaandar nito, tumutuloy yung andar. Yan. Pinalintan natin ang carburetor, ayaw pa rin umandar. Tapos eto, bago rin yung ignition coil niya, bago din to. Pinalintan natin ang spark plug cap, bago rin ito rin, bago rin yung spark plug niyan, bago. Tapos CDI natin, bago din, pina-operated natin to kasi mga problema sa primary. Ngayon, ayaw pa rin. Ngayon, decide tayo, baklasin natin yung gawin natin dito, mga Carfix, ay buksan natin to, i-top overhaul natin, mga Carfix. Motors na mga Carfix. Yung gasolina niya dati, tinanggal na natin yung gas. Kasi yung gas nito panis. Panis yung gas niya eh. Ganun pa rin siya. Ayaw tumuloy. Andar. Ayaw talaga kahit anong gas natin. Ito yung ano, dati niyang carburetor. Ito yung carburetor niya dati. Mga Carfix yan. Stock to. Ito yung stock niya. Sabi ko baka carburetor ang problema kasi hindi siya tumutuloy, bago linis din natin. Ayaw pa rin umandar. Ayun. Pinalitan natin ng ano, carb bago. Iniram lang natin ko sa ano, mga Carfix, iniram lang natin ko sa bago nating katropa. May bago siyang ganitong carburetor, sukat naman dito sa SkyDrive. Ayaw pa rin umandar. Ayong kuryente, malakas naman. Pakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung kuryente nito. Malakas ang kuryente nito. Pero ayaw pa rin tumuloy yung andar. Ayan. Tanggalin natin yung cup. Ayan. Bago din yung cup natin. Bago din siya. Ayan, bago rin yan. Ayan, bago. Ayan, mga Carfix, bago yan. Tapos tanggalin natin yung cup. Tapos pakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung kuryente niya, mga Carfix. Baka maka-encounter ka ng ganitong klaseng motor, motor Star 150. Pero ang suspect ko nito, mga Carfix, ay singaw yung valve. Ito kasi tinesting natin dito, binacuum natin. Mahina yung higop ng vacuum niya sa intake. Mahina yung van. Yung higop ng compression niya mahina. Kaya baka singaw dito yung intake valve natin. Ayun, i-testing ko muna to. Pakita ko sa inyo kung gaano kalakas ang kuryente ng mga Carfix. Paklasin natin yung kanya plug cap. Testing natin. Para makita nyo kung gaano kalakas ang kuryente nito. Nice ko rin to eh. Pinalitaw ko yung bakal. Parang ano na, para minsan kasi dito sa terminal na yan problema. Ayun, ayan, pakita ko sa inyo kung gaano kalakas itong kuryente nito. Post-start natin. Ayan, mga Carfix, testing natin. Start natin para makita nyo kung gaano wala ang ulit nyo. Para nakita nyo, mga Carfix, pagkalakas ng kuryente nyan. Ayun, ayaw talaga magtuloy yung andar ng motor. Baklasin natin yung iwalay natin sa crank, sa engine support, sa chassis. Tingalay natin yung makina na ito. Iwalay natin para mau
hugot natin yung cylinder head na to. Kasi hindi mabaklas tong head pag hindi natin hugotin. Kailangan natin baklasin tong block. Ihiwalay natin sa chassis para mahugot natin yung block para ma-check natin. Saayin natin yung valvula nito. I-check natin yung piston ring tsaka yung kanyang valve seal na lang para isang gawa na. Ayan mga car fix, baklasin natin yung kanyang shock, tornilyo sa shock, 12mm to mga car fix. Baklasin natin muna yung shock at saka bolt sa chassis mga car fix. Maraming salamat sa mga nag-subscribe at nag-follow sa aking FB page. And maraming salamat sa inyo mga car fix. And shout out ko muna yung mga top fans for sa ating FB page. Ayan, si Richard Nadonga. Saka si Nunoy Alkin Saison. Ayan, maraming salamat, Noy. At baklasin natin yung ating breakable sa ating panglikuran kasi ihiwalay natin yung engine natin sa chassis mga car fix. Ayan, at shoutout ko muna yung mga bago nating subscriber sa ating FB page. Ayan. Sa ating follower pala sa ating FB page. Saka sa ating YouTube channel ating subscriber. Ayan, maraming salamat sa inyo mga car fix. Ayan, ibalik natin yung ating tornilyo para pag nagbaklas tayo para hindi mawala. Ayan yung kanyang engine support na bolt, mahaba yan mga car fix. Ayan, baklasin natin yan. Medyo mahaba lang siya, kailangan natin siya lukutin mga car fix. Ayan yung kanyang tornilyo. Kabilaan yan. Yung sa motor star pala mga car fix ay isang bolt lang yung kanyang engine chassis. Ang sukat pala niyan mga car fix ay number 14 mga car fix. Ayan, medyo mahirap talaga pag ganitong mga scooter. Pag naghiwalay tayo, medyo mahirap baklasin mga car fix. Ganyan. Sakit gamitin niyo mga car fix para hindi mahirap ikutin siya. Problema nito mga car fix, pag inikot mo, sumusunod yung kabila. Kailangan niya mga car fix ay lagyan niyo ng lock sa kabila para hindi siya umiikot. Fix sa lagyan natin ng lock doon sa kabila para hindi siya sumunod mga car fix, hindi siya umiikot. Ayan, nilagyan natin ng lock doon sa kabila at dito natin paikutin sa kanan yung mga car fix. At minabaklas natin yung ating tornilyo. Ayan, shoutout ko muna yung mga bago nating subscriber. Ayan, shoutout ko yung bago nating subscriber. Si GC Moreco. Ayan, maraming salamat sa pag-comment sa at pag-subscribe sa ating YouTube channel. Ayan yung ating
nag-follow sa ating ibibigay. Ayan, si Rick Gabanelas. Ayan. Maraming salamat, boss, sa pag-follow sa ating ibibigay. Check this out! Ayan, baklas na natin yung kanyang tornilyo. Ayan, baklasin na natin. Ihiwalay na natin sa chassis yung ating engine, mga Carfix. Mahirap talaga dito, mga Carfix, kasi dapat pag nagbaklahiwalay kayo nito sa engine at saka sa chassis, kailangan ninyo, mga Carfix, may alalay kayo, kasi mahirap talaga pag mga scooter, kailangan kasi ihiwalay ito. Pero yung iba kasi, ang discarte nila dito, dinudukot yung engine sa chassis. Pero sa kaso ng Motorstar sa Easy Ride, hindi ninyo madukot yung head kasi nakaharang yung bakal sa gitna, mga Carfix. Kailangan nyo talaga ihiwalay yung engine at saka sa chassis niya, mga Carfix. Medyo mahirap lang ito, mga Carfix, banglasin yung kanyang, kasi matigas yan, mga Carfix. Shoutout ko muna yung mga nag-visit sa aking channel. Ayan, si Royalan Moto TV. Ayan, maraming salamat, boss. Idol kong mekaniko. Ayan, maraming salamat sa pag dalaw din sa aking channel. Ayan, maliit lang tayong channel, hindi pa rin ni Royalan, medyo malaki na yung channel niya. Yung mga nakabagong napadpad pa lang sa aking channel, yan ko kayo mag-subscribe sa aking YouTube channel, mag-follow sa aking page. Malaking tulong na yan sa akin, mga Carfix. At ibahagi ko yung aking unting kaalaman. Hindi naman tayo kagaling ng ibang mekaniko, pero at least makakuha kayo ng kunting idea sa aking mga video, mga Carfix. Eh, mga Carfix, hugutin natin yung ating engine. Medyo matigas lang siya, mga Carfix. Ayan, tanggalin muna natin yung nakalimutan natin baklasin yung high tension wire ng ng starter motor, mga Carfix. Ayan, putulin na natin yung kanyang stator cable, mga Carfix. Fix, baklasin natin. Yung terminal niyan sa stator niya, mga Carfix, ay naka screwdriver lang yan, naka Phillips screw lang gamitin natin dyan. Yan, baklasin natin yung ground, mga Carfix. Medyo matigas lang yan siya kasi marami kasing baklasin bago natin ihiwalay yung ating engine sa chassis, mga Carfix. Ayan, mga Carfix, banakas na natin yung ating high tension wire sa ating starter motor, mga Carfix. Pinaka-positive ng ating starter. Okay, labas natin yan. Ayan, ganyan na siya, mga Carfix. Problema dito sa engine niya, wala na siyang center stand. Kasama yung center stand ng motor star doon sa chassis. Hindi pareho sa ibang mga motor, dito nakatouch yung kanyang center stand sa engine mismo. Kaya pag nag top overhaul ka, medyo hindi siya mahirap. Yan, baklasin natin yung kanyang tambutso, mga Carfix. Yan, first time natin mag top overhaul na Motorstar 150, mga Carfix. Baklasin natin yung kanyang tambot. So, ayan. 14mm lang yan, mga Carfix. Tapos yung kanyang tornilyo sa kanyang
Ang puso ay tinimim lang yan mga Carfix. Yan, para mabakas natin yan. Wala na siyang tambot sa mga Carfix. Yan, tukuran natin uli. Kasi itong motor stop ng itong mga Carfix ay wala siyang center stand sa engine, hindi nakatouch. Center stand niya nandoon sa chassis mismo mga Carfix. Yan, bakasin natin yung kanyang head mga Carfix. Everybody needs inspiration. Maraming salamat. Kung ikaw pa lang ay bago na padpad sa aking channel, ayan, inanyan ko kayo mag-subscribe at mag-follow sa aking page, mga Carfix. Ayan, baklasin natin yung kanyang intake manifold sa carburetor natin, mga Carfix. Baklasin din natin yung kanyang cover na plastic yun sa engine niya mga Carfix. Yan, ganyan lang siya. Kalakyan sa gilid, 10mm din yung kanyang cover na plastic. Yan, wala na siyang cover mga Carfix. Yan, baklasin naman natin yung kanyang mga Carfix yung kanyang bago natin baklasin yung kanyang tensioner, timing natin muna yung ating head mga Carfix. Makita nyo yun sa magneto yung kanyang nakatap dapat yan mga Carfix. Yan, pagkotin natin yan, ikotin natin tapos i-tap natin, tap din center natin bago natin baklasin yung ating head mga Carfix. Para makita natin yung lang timing niya. Ayan mga Carfix, yan naka-liter T yan dyan sa magneto. Yan, makita nyo yan mga Carfix. Yan, isang ikot pa. Yan, ikot natin. Yan, yung kanyang tap din, isang ikot pa, konting ikot pa. Yan, ganyan lang siya. Yan, yan na yung kanyang letter T. Yan, nakatap did yan mga Carfix. Yan, sinum out natin mga Carfix. Yan, yung kanyang top dead center sa ating magneto mga Carfix. Dapat ganyan nakatap siya bago natin siya i-baklasin yung ating head. Yan, nakatap na siya. Yan, diba nakita niyo? Yan, nakatap pa. Letter T yan na mga Carfix. Yan, tapos pag nakatap din natin dyan sa magneto natin, tingnan natin din yung kanyang cam gear. Dapat nakatap din yung ating cam gear din siya mga Carfix. Tingnan natin yung kanyang cam gear. Yan, tapos dalawang bal dapat naka-relax yan mga Carfix. Mag-allow ninyo yan mga Carfix. Yan, ganyan siya, gumalaw na siya. Tapos tingnan natin yung kanyang cam gear. Yan, ganyan nakita niyo mga Carfix. Yung cam gear, ganyan din ang posisyon ng cam gear niya mga Carfix. Nakatap yan mga Carfix. Yan, ganyan siya, nakatap yan. Yan, ganyan siya. Diba nakita niyo mga Carfix? Ganyan siya, nakatap yan. Naka-align yung dalawang butas sa gilid. Tapos yung sa gitna, yan yung pinaka-sentro niya mga Carfix. Diba nakita niyo mga Carfix, ganyan yung timing niya, di ba? Ang butas na yan, ganyan siya yung kanyang timing. Ayan mga Carfix, natap na natin, baklasin na natin. Ayan, abangan niyo mga Carfix yung ating part 2. Kasi sinadya ko to, hatiin ko yung video kasi mahaba na sa 20 minutes na siya mga Carfix. Ayan, maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay dito sa ating video. God bless you.